na rin manood araw po yung piyesta rito. Maraming namamanata kasi dito, maraming mga dayuhan din. Napakarami pong debotong mga turista at iba-ibang taga-bansa at bayan para pumunta rito at manalangin nang sa gayon ay makakuha sila ng kanilang pinapangarap na supling. Ito ay nagsisimula sa isang misa, pagkatapos ay ang paglabas ng patron sa loob ng simbahan. Kasabay ng pagparada ng patron, ang pagsayaw ng mga deboto at mga mag-asawang nais magkaanak. Fertility dance actually, di ba? So popular kasi yung Obando for ano, yung mag-request ka, yung parang hihiling ka na magka-baby. Gusto na namin magka-baby, so kaya kami nandito. 9 years na kaming married na walang baby. Marami nang naging patunay ang himala ng pagsasayaw dito sa Obando. Isa na dito sina Aling Amelia at Penny Ramos. Tagal na po. Bali, 3 na po ang anak ko at saka 5 ang aking apo. Dahil po dito, kaya po ako hanggang talagang panata po namin lahat na kami magsayaw dito sa bayan ng Obando. Dahil talaga pong lahat ng wish namin natutupad. Ngayon, nasa 12 years na kami sa June 27. Tapos bago ko na kapag nanganak sa kalahating taon. Kasi nga kala ko meron na akong edad, hindi na ako magkakaanak. Pero nag-try pa rin ako, kaya sabi ko, sasayaw ako. Matapos ang parada, ang patron at mga deboto ay pumapasok sa loob ng simbahan. Dito, nagaganap ang pinakalundo ng kapistahan. Ang mga tao ay masayang nagsisipagsayawan, alinsunod sa nakagawi ang tradisyon tuwing araw ng kapistahan. Walang mahirap matupad, basta't lubos ang ating pananalig at pananampalataya sa poong may kapal. Lagi nating isipin na lahat ng bagay sa mundo ay may dahilan. Hindi man sa atin maipagkaloob sa ngayon, ngunit sa tamang oras at panahon. Susunod, busugin ang mga mata sa gandang hatid ng Buntalhat Festival. At magtampisaw at mabusog sa magagandang tanawin sa Ched's Island. Kung ang Cebu ay may sinulog dance festival at ang Baguio ay may panagbenga, dito sa Bulacan, buong pagmamalaki ng mga Bulakenyo ang Obando Fertility Dance, kung saan mga mag-asawa ang nagsasayaw sa paniniwalang sila'y mapagkakalooban ng anak ni Santa Clara, nakauna-unahan at pinakamatandang santo ng Obando Bulacan. Ang galing, di ba? GB Scholar ka na ba? Kung hindi pa, apply na! Para sa mga higit na nangangailangang kabataang mag-aaral sa lalawigan, narito ang Educational Assistance Program. At para naman sa mga kabataan na may angking husay at talino, narito ang Academic Scholarship Program. Informasyon, pumunta sa tanggapan ng panlalawigang tagapangasiwa, Barangay Governance and Special Projects Division o tumawag sa 044-791-8142. Galing Bulacan, papanoorin ko yan. Manood din po kayo mga kapwa ko Bulakenyo. Marami pa akong gustong malaman sa Bulacan, kaya Galing Bulacan, aking aabangan. Kayo din, nood na! Sa ating mga kalalawigang Bulakenyo, inaanyayahan po namin kayo na panoorin ng
Galing Bulacan. Dito po ay masasaksihan ninyo ang husay, galing at talino ng ating mga Bulakenyo. Lord God, Galing Bulacan! Ang katuparan ng bawat adikain sa ating mahal na lalawigan ay magiging makatotohanan lamang sa pamamagitan ng ating pagkilala, pagbibigay halaga, at pagsasagawa sa mga programa na nagpapakita ng patuloy na pagsusumikap at galing ng lalawigan. Halina at sama-sama nating tangkilikin ang Galing Bulacan, ang gawang atin. Makibahagi! Tangkilikin ang maunlad, malikhain at kawili-wiling mga gawain sa lalawigan. Panoorin ang Galing Bulacan! Hello Bulakenyos! Ating pong panoorin at suportahan ang ating programa, ang Galing Bulacan. Mga Bulakenyo, ating pong sumaybayan, ang Galing Bulacan! Panangga sa init, pamporma koleksyon. Iyan ay ilan lamang sa mga gamit ng Buntal Hats. Mga sombrerong gawa sa hinabing Buntal Fiber, ito ay magaan, breathable at may iba't ibang disenyo at kulay. Kung Buntal Hats ang hahanapin, wala ka ng ibang pupuntahan kundi ang bayan ng Baliwag. Isa sa mga tanyag at pinakamatandang kumpanya sa industriya ng Buntal Hat sa bayang ito ay ang Baliwag Buntal Enterprises. Nakita ko doon sa nagpalaki sa akin na maganda yung negosyo nito. Unang-una, meron akong chance na makapag-abroad, kumita ng dollar, makatulong sa aking mga kababayan. Alang nagpo-full-time dito, yan ay ginagawa lang nila as libangan, pero kumikita sila. Siyempre, hindi ako tumitigil kahit ako nag-work sa gobyerno. May araw ako sa negosyo ko. Every Saturday is my business day. Wala akong ginagkuhang ibang appointment. Ito yun ang matutunan ko sa pinagsimulan ko sa nanay ko. 18 pa lang ako. Nung ko pa lang natutuhan ito, maglalang. Kasi sa amin, pagkatapos na magtanim ng palay, wala na kaming ginagawa sa bahay. Ang nanay ko, tatay ko, ito ang pinagsisimulan. Lumala kami, tatlo kami magkakapatid. Ang Buntal Hat Weaving at Buntal Hat ay tunay na maituturing na kultura at yaman. Ngunit hindi maikakaila na ang yamang ito ay unti-unti nang lumilipas. Eh, Disyembre, nagdaramdam kami kasi kukunti na lang yung maglalala ngayon. Hindi ka mukhaan talaga ng araw, makakatulad ninyo. Lumalala sila. Nagkakadayuhan kami. Eh, ngayon, ilan lang kami? Tatlo-tatlo eh, sa baryo namin. Yung kasing mga matatanda na, mga alana, yun ang mga pumapalit, kagaya nila. Kami, yun, mga may edad na rin. Kaya nagtuturo kami ng mga lala sa mga kabataan. Eh, kaso hindi ka matyaga, hindi matututo. Ang pagsubok, siyempre, yung kakaunti na ang sanay lumala. Kaya kinakailangan mag-train tayo. Sana'y isa lamang pagsubok ang panahong ito para sa Buntal Hat Industry. Hindi pa naman huli ang lahat upang ito ay maipreserba at mapagyabong sa tulong ng pamahalaan, sa tulong ng mga nagtatrabaho para dito. Palagi kaming nagdaraos ng Buntal Festival at nagpapatraining ako sa iba't ibang klase ng tao, sa mga paaralan, at ngayon yung latest ko, marami kong maglalala sa malolo, sa inmates ng Bulacan. Natrain na namin sila ng 3 weeks, ngayon, marunong na silang gumawa. Sa tulong ng mga gumagawa ng Buntal Hats, hahanap kami ng gustong matuto para kung kami hindi obra, sila naman ang lalalang. Kung saan-saan nga kami nakakarating magturong tatlo, nakarating na kami ng malolo doon sa mga nakabilanggo. Tapos Giginto, nagdalang na kami roon. Sa SM Marilao, nakarating na kami doon. Sa tulong ng mga tumatangkilik nito at sa tulong nating mga Bulakenyo. Hindi lang mga Bulakenyo, kundi buong bansa. Ano mang produkto, nayaring Pilipino, dapat tinatangkilik natin para tayong masenso. Pag tayo mismo ay sariling bayan natin, hindi natin minahal, walang magmamahal na kundi tayo. Tangkilikin ang sariling atin, ika nga. Hindi naman kasi pahuhuli ang kalidad ng mga Buntal Hats ng Baliwag. Unang-una, ang Baliwag Buntal Hats, hindi kayang pantayan ng ibang sombrero. Ang lukban hats, hindi mo siya pwedeng ganituhin, oh.
pwede mong i-fold itong baliwag buntal hat na ipo-fold mo. Packable siya, reversible. Yan. Saka ano siya, ibay. Sa artista natin, Ariel and Maverick. Sa akin kumukuha yun ng mga ganyan. Si Tony, yung Studio 23, regular buyer ko na yon. Si Andrew Arellano. Yan, mga nagsusumpayan ng buntal. Since 1987, nung ako'y nagkaroon ng sarili kong pangalan ng business, yung Baliwag Buntal Enterprises, eh mayroon na sa akin kumukuha ang regular na exporter. Kasi hindi lang namang export quality ang ginagawa ko, may local din ako. Kagaya nung nakikita nyo sinusuot ng mga MMDA, yung iba nating traffic enforcer, buntal yun, kaya lang pinipinturahan natin. Local market ko yun. Yung ginawang Olympics sa Sydney, Australia, lahat na yun, buntal ako ang nag-supply doon. Kalahating taon ko na inipon yun. Buntal hats ng Baliwag, world class talaga. Ang pagtangkilik at pagsuporta sa yamang ito ay para na ring pagmamalaki na ikaw ay Pilipino. One week na lang at pasukan na sa mga hindi pa nakapagliliwaliw dyan, hindi pa huli ang lahat dahil ang Jed's Island Resort ng Bulacan ay welcome na welcome sa mga bakasyonistang may huling hiri sa tag-init. Bali ang Jed's Island, nagmula siya dun sa initials nung owner, si Mr. Joel Danganan, ay si J. And then, E stands for his late wife, Arinda. Then, yung surname nila na Danganan. So, Jed. Kayo ba ay nabitin sa inyong summer getaway? Halina at ating pasyalan sa Bayan ng Kalumpit, ang ipinagmamalaking Jed's Island Resort. Nag-umpisa po ang Jed's Island Resort noong 1995. Ang lugar na ito ay isang palaisdaan lamang na naisipan lamang ng nagmamay-ari ng Jed's Island Resort na si Mr. Joel Danganan dahil mahilig siyang mag-swimming. Nagtalaga siya ng tatlong swimming pool muna. And hanggang ito ay lumaganap, lumaki na hanggang ngayon ay meron tayong 13 swimming pools. Sa ganda at laki ng lugar, tiyak na mag-e-enjoy kayo. Sa pambungad pa lang, mga mata nyo'y mamamanghana sa life-sized cartoon character statues nila. Siguradong mag-e-enjoy sa pagpipicture-taking ang barkada at buong pamilya. Sa dami ng mapupuntahan sa resort, habang namamahinga from swimming, pwedeng-pwede ka rin mag-sightseeing. Bukod sa maraming swimming pools, then meron din kaming iba't ibang klase ng amenities like yung billiards, videoke, sa mga mahilig mag-videoke, mag-sing along. Meron din tayong boating, pwede nilang itry yung aming boating. Meron kaming isang malaking man-made lagoon kung saan pwede nilang ikutin sa pamamagitan ng mga bangka. Karamihan sa mga nagpupunta dito, dumarayo pa mula sa malalayong lugar. Try lang namin kasi first time namin dito kasi napi-feature na to sa TV. So, try namin kung talaga maganda kasi maraming mga yung mga status talaga. Eh, maganda kasi ito eh. Lang mga tao dito lahat, alos dito sila pumupunta. Malamig dito, kaya masaya. Palagi kami dito nag-swimming. This is the only one I've been to since I've been here, so I enjoy it. Itinanghal ang Jed's Island Resort bilang best island swimming pool resort and leisure park ng Dangal ng Pilipinas noong taong 2009. Hinirang din ito bilang 2009 Outstanding Family Resort ng 11th Annual Global Excellence Awards. Isa pa rin po sa private pool namin ang aming tinatawag na elevated pool. Dito meron tayong hagdanan, ang ating swimming pool ay nasa itaas. Ang halaga po nito sa 12 hours ay 12,000 at sa 24 hours po ito ay 15,000 pesos. Ipinagmamalaki rin nila ang accessibility ng resort.
Kung tayo ay nasa Manila, isang oras lamang ating paglalakbay, makakarating na tayo dito sa Jed's Island Resort. Kung tayo ay mag-e-end left, magpupulilan exit po tayo, magte-turn left tayo, and then magte-turn right tayo, then MacArthur Highway, nasa Kalungkit, Bulacan, dire-diretso lang po yun. Kung tayo naman po ay magtatabang exit, Malolos, and then Kalungkit, Bulacan, dire-diretso din po. Kung murang halaga naman ang hanap mo, swak na swak dito ang budget mo. Ang daytime po namin sa entrance namin ay 150 para sa mga adults, 120 naman po para sa mga bata. At kung kayo naman po ay magsiswimming sa gabi, ang panggabi namin sa adults ay 180 at 150 naman po sa mga bata. Napakamura lang man po ng aming cottage, dahil by capacity lamang po yan. Kung mga gustong mag-aircon rooms, sa good for two po natin, sa 12 hours, yun po ay 1,500. And kung kayo naman po ay apat, meron kaming 2,000 pesos para sa pang-apat. Kung kayo naman po ay lima, o lima hanggang pito, meron kaming tinatawag na family room. Sa 12 hours, yun po ay 2,500. At kung kayo naman po ay sampu, ang bayad po natin sa aircon room ay 3,000 pesos. Meron tayong 13 swimming pools, kasama na doon ang tatlong private pools. And meron tayong pinakamalaking King Kong dito sa Jed's Island Resort, na ito ay may taas na 50 feet. Meron din kami mga kiddie pools para sa mga bata. Kami lang ang natatanging resort na may pinakamalalim na swimming pool na may lalim na 15 feet. Maganda dito, ang daming swimming pool. Sarap na, ano, sa 15 feet malalim. Malalim po, maganda. Saka ano, merong wave. Maganda po sa Jed's, tas may mga waves, tas malalalim. Hanggang 15 feet. Bukod po sa napakamurang presyo ng aming entrance fee, murang open cottages, murang mga air-conditioned rooms, very safe din po ang maligo dito sa Jed's Island Resort dahil lahat po ng aming swimming pool ay may nakabantay na lifeguard. Pwede pong magpasok ng food and drinks. Yan, kahit ano pong pagkain, pwede nyo pong ipasok sa loob at dito po kayo mag-picnic sa aming mga open cottages. Every night, meron din silang mga live band para siguradong hindi maiinip ang kanilang mga bisita. San ka pa, di ba? Lahat ng yan, dito lang matatagpuan sa Jed's Island Resort. Gusto ko pong i-invite lahat ng viewers ng Galing Bulacan na pasyalan po kami dito sa Jed's Island Resort para sa huling hirit sa tag-init. Tara na po sa Jed's Island Resort! Walang may kayang tumumba sa kalinangan ng mga Pilipino. Bawat hibla ng pagtutulungan at pagkakaisa ng mga Bulakenyo ay itinatala sa kasaysayan. Mga tradisyong humubog at pumanday sa pagkatao ng bawat Bulakenyo. Hanggang sa susunod na linggo, sa ngalan ni Governor Wilhelmino C. Alvarado, ito po ang inyong kalalawigan, Katrina Ann Sabino Bernardo ng Bulacan. Huwag maging dayuhan sa iyong sariling bayan. Tuklasin ang ganda at galing ng ating lalawigan. Thank you.
sarin lang o dakilang lalawigan, puso ng sambayanan. Niluwan mo't idinigyan ang tatlong republika. Magsikan at dugo bininyagan, kakarong desini at tiyak na bato, may uyayi ng kagitingan mo. Nasa baraswain ay naging taging gumising sa buong lupain. Bulacan, habang may buhay, aming pagsasanggalang demokrasya at kalayaan. Kasaysayan nang ika'y bumagtas at katadhana ay tinuklas. Sandaan mang taon o sandibong singkat, dibdib mo'y lalaging may liyan. Patuloy ang pagbabalik sa sinag ng kultura at tradisyon ng mga Bulakenyo sa ating lalawigan. Pinatunayan ito ng tatlong malalaking selebrasyon na idinaos sa ating lalawigan, kung saan dinagsa ito ng mga Bulakenyo at mga turista na mas lalong nagpasigla sa diwa ng mga okasyon na hatid sa atin ng programa ngayon. Halina't tunghayan ang programa kung saan laging ipinamamalas ang Galing Bulacan. We'll be right back.
Huwag magpahuli sa Balitang Bulakenyo. Narito na, Bulacan in a Minute. Dugong Filipino, dugo mo, karugtong ng buhay ko. Iyan ang naging tema ng bloodletting activity ng Bulacan Capital Information Officers at ni Vice Governor Daniel Fernando noong 11 ng Mayo sa Bulacan Capital Gymnasium. Kasi maraming lumalapit sa amin na nangangailangan ng dugo sa opisina, even mga karamihan ng mga may sakit nating mga kababayan na talagang kailangan ng suporta namin. Mas maganda kung mas marami magdo-donate. At least mas marami tayong matutulungan para matugunan natin yung mga pangangailangan. At least yung mga kababayan natin nangangailangan ng dugo, hindi na sila pupunta pa sa labas para bumili. Kumbaga, ito ang binibigyan na namin yung dugo. Ang mga nag-donate ng dugo ay ang mga kawani mula sa iba't ibang opisina ng pamahalaang panlalawigan, mga sundalo at mga mamamayan. Bulacan ay isa sa limang probinsya sa Pilipinas na napiling tumanggap ng proyektong Increasing Rice Yield and Productivity through the Promotion of Small-Scale Irrigation and Integrated Crop Management System in Rainfed Areas. Kaya naman noong nakaraang May 12, naganap sa Hiyas Pavilion ang Farmers Field School Mass Graduation kung saan higit 700 magsasaka ang nagsipagtapos. Nakapagpahukay ako ng maliit na tabon. Nakatanggap kami buhat kikob ng isang makinang pampatubig. Malaking katulungan sa para sa mga kahirapan ng mga magsasaka. Malaki na gawa sa aming mga magsasaka dahil mapakaraming kulit sa mga pataba, libre, binhi, saka yung project ng mga tapon, dipwil, saka mga electric motor, bomba. Nagpapasalamat kami sa kay Go Billy Alvarado, sa mga kasama niya na namumuno sa agriculturist dito sa Bulacan. At natulungan niya kami dito sa bayan na Angat, sa barangay ng Donasyon. Ang mga napiling magsasaka mula sa 22 barangay ng Angat, San Rafael, San Ildefonso at San Miguel ang siyang naging benepisyaryo ng proyektong ipinatupad ng Department of Agriculture sa pakikiisa ng local government units. Ang tagumpay nito ay nakasalalay sa kasipagan, katalinuhan, kagitingan at timay ng loob ng mga 700 makabayang magsasakang Bulakenyong nakinabog at nagsanay sa Farmers Field School sa ilalim ng Food and Agriculture Organization ng United Nations. Paghahanda sa muling pagtatanim ng mga magsasaka, nagkaroon ng kick-off campaign ang Provincial Agriculture Office para sa massive rat control operation noong 17 ng Mayo sa mga bayan ng Pulilan at Baliwag. Batay kasi sa datos, tumataas yung pinsala na dala ng nasabing pesteng daga at ito ay napakalaki ng kawalan nito para sa ating mga magsasaka. 16 na bayan dito sa ating lalawigan ang kadalasan ay napipinsala na nasabing daga. At nais lamang nating magkaroon ng kamulatan ng ating mga mamamayan na ito ay magagawa natin ng paraan kung tayo ay sama-samang gagalaw. Nagpamahagi ang pamahalaang panlalawigan ng mga flamethrower na siyang makakapuksa sa mga daga. At ako pinaniniwala na sa pamamagitan ng programa ni Governor at ni Mayor, naniniwala po ako na ngayon darating na pagtatanim, kami po siguro ngayon pa lang makakadama ng kaginhawahan. Well, nais natin na mapangalagaan ang kanilang taniman, ang kanilang mga pagkaslahan. Nais nating manatili ang kanilang anis. Mahal ng ating pamahalaang panlalawigan ang ating sakahan, ang mga magsasaka, ang ating mga mangisa. Labing 3 inmates ng Bulacan Provincial Jail ang tumanggap ng diploma
dahil sa pagkakapasa ng mga ito sa Alternative Learning System and Accreditation Equivalent Exam na programa ng pamahalang panlalawigan katuwang ang Bulacan State University noong nakaraang Miyerkules. Ngayon yung nag-graduate ng elementary, meron silang diploma, yung nag-graduate ng high school, meron din silang diploma, at saka meron yung nag-graduate ng sa mga livelihood training. Siyempre ang layunin unang-una para hindi masayang yung oras nila habang nandito sila sa kulungan. So nakikipag-coordinate tayo sa BSU para makapagganda ko itong alternative learning system. Oktubre nang simulang turuan ang mga emails upang paghanda ng nabanggit na pagsusulit ayon sa antas na nais kunin kung elementarya ba o high school. At noong Marso, lumabas na ang resulta ng mga pumasa, 5 elementarya at 8 high school. Una sa lahat, pinasasalamatan ko po ang ating pong may kapal at tinaplos niya ang mga puso ng mga nasa posisyon sa ating gobyerno upang makapagbigay ng tulong at panibagong pagkakataon sa mga detinado ng Bulacan Provincial Jail. Ang malaking bagay po at magandang pagkakataon para sa amin ang programa ng ALS na sinasagawa nila dito sa loob ng Bulacan Provincial Jail. Marami po sa aming mga detinado ang naglalaayos na makapag-aral at makapagtapos na kung minsan ay hindi po nangyayari dahil lang sa kakulangan ng pinansyal, kahirapan sa buhay. Sa ganitong paraan po ng programa ng ALS, marami pong naiinganyo sa aming mga detinado na ipagpatuloy ang mga naudot naming pag-aaral sa labas. Nakapagbigay po kami ng inspirasyon sa iba at nai-inspire din po kami sa mga kapwa namin detinado na nag-aaral. Ito po ay magandang sinyalis ng panibagong bukas naming aharapin sakaling kami ay makalaya. Masaya ako kasi dito ko sa kulungan pa na natapos yung pag-aaral ko. Papasalamat ako sa pamunuan ng BPJ kasi bigyan nila kami ng pagkakataon para may pagpatuloy aming mga pag-aaral. Ayon kay Colonel Flamenco, nais ng pamahala ng Bulacan kaysa si Governor Wilhelmino C. Alvarado, ang paggawad ng diploma sa mga inmates ay malaking bagay na magagamit nila sa paglabas ng kulungan. Best Practices at Human Resource Information System ng Bulacan ang nais ialinsunod ng Local Government Unit of Cebu sa kanilang bayan, kognay sa pagbisita nito sa ating lalawigan noong 13 ng Mayo. Pinangunahan ni na Governor Wilhelmino C. Alvarado at Vice Governor Daniel Fernando ang pagtanggap sa mga nabanggit na delegado. Nito lamang Abril, matatandaan na dumating din sa ating lalawigan ang pamahalaan ng Oriental Mindoro para sa real tax amnesty o tamang pagkolekta ng buwis sa Bulacan. Ngayon naman, dumayo ang local unit ng Cebu para mapag-aralan ang epektibong pamamalakad at pagmomonitor sa empleyado ng lalawigan ng Bulacan. Kasama na rin dito ang wastong pagpapasahod at ilang karagdagang gawain ng mga empleyado. Kaya naman, kumbinsido ang mga delegado ng Cebu na pag-aral at gamitin ang pamamaraan ng pamamahala ng sangguniang panlalawigan ng Bulacan sa mga empleyado nito. Pagkatapos ng kalahating oras sa pagpupulong, sinamahan ng Bulacan Tourism Office sa mga kinatawan ng Cebu na mamasyal sa ilang makasaysayang lugar dito sa Bulacan. Susunod, saksihan ang makulay na pagdiriwang ng Carabao Festival dito sa ating lalawigan. Samantala, mamangha sa daang-daang mag-aasawang umiindak para sa kahilingan na magkaanak. Alin, alin, alin ang naiba? Isipin kong alin ang naiba. Wala naman kayong pinagkaiba. Meron kaya pinagkaiba? Sa mga letra, wala. Pero sa ibig sabihin ng salitang galing, meron. Ang Galing Bulacan ay ang bagong programa na isinusulong ng Kapitolyo kung saan binigyan ng 2 pakahulugan ang salitang galing. Una, ang Galing Bulacan, ang salitang galing ay hango sa salitang nanggaling ka sa Bulacan. Habang ang Galing Bulacan, nang ibig sabihin na may magaling o ang galing ng Bulacan. Ang galing ng mga Bulakenyo, sapagkat sila ay galing ng Bulacan. Bulakenyo,
Avail na ng iba't ibang assistance ng pamahalaang panlalawigan tuwing People's Day. Sa pangunguna ni Governor Willie Alvarado, isinasagawa ang programa tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes para sa mga kalalawigang higit na nangangailangan. Para sa nagnanais makatanggap ng medical assistance, magdala lang ng mga sumusunod. Para sa burial assistance, narito naman ang mga kinakailangan. At para sa gustong makatanggap ng self-employment assistance, sundin ang mga sumusunod. Mga kalalawigan, iniimbitahan ko po kayong manood ng programa kung saan mamamalas ang husay ng Bulakenyo, Galing Bulacan. Aming kalawigan ay kandungan ng mga bayani ng kasaysayan. Iyan ang marami pang ibang matutuklasan dito sa Galing Bulacan! Manood at matuto mga Bulakenyo. Kaya naman po ang ating suportahan at panoorin ang Galing Bulacan. Nakakita na ba kayo ng mga lumuluhod na kalabaw? O di kaya'y makisayaw sa panalangin para magkaroon ng supling? Kung hindi pa, halina at samahan nating tunghayan ang Pulilan Niling Carabao at Ubando Fertility Dance. Tuwing sasapit ang fiesta sa bayan ng Pulilan, marami ang nag-aabang, lokal man o dayuhan, sa mga paparadang lumuluhod na kalabaw. Taon-taon namin ginagawa. Natutuwa kasi kaming manood ng Carabao Festival. Misan lang naman sa isang taon eh. Panata na lang. Para din makita ng mga anak. Saka salamat sa mahal na po sa San Isidro. Nagsisimba rin kami dito. I've always wanted to see the festival, but I forgot it was the 14th already. So I got here last night. I flew in and my friend said, tomorrow is the festival. And I said, oh no, yes, we have to go. I think it's one of a kind. Nowhere else in the world. If you don't come to Bulacan, then you can't see anything like this. Ngunit saan nga ba nagsimula ang pista ng pagluhod ng mga kalabaw sa bayang ito? Ayon doon sa matatanda, ito ay nagsimula lamang noong early ages. Yung mga tigabukit kasi, pagka pupunta sa bayan at aatend ng piyesta, ang ginagamit nilang transportasyon ay kariton na hila ng kalabaw na may mga kumot na tabing sa ibabaw. Mayroong isang tao na nagkaroon na idea na why not hindi ito ay parada natin sapagkat ito ay patron naman na magsasaka. So para silang pumaparada sa papunta sa bayan, so naging parada na ng bayan. Kaya nakilala yung Pulilan. Every May 14th kasi sa buong Pilipinas, dito lang sa Pulilan mayroong Carabao Festival. Dito lang kasama yung mga kalabaw na ginagamit natin sa bukit, dinadala sa bayan para sumali sa parada. At dito, maraming trained carabaos dito na marunong lumuhod pagdaan sa karsada na malapit sa simbahan. Kasama ng mga bidang kalabaw sa parada ang mga mahuhusay na banda, bata man o matanda, at ang mga naggagandahang majorette. Sa tulong nila, nadagdagan ng kasiyahan at kulay ang kapistahan. Iba-iba naman yung technique nila sa pagpaparada, iba-iba yung mga palabas. Magaganda talaga. Kasama ko yung anak ko doon sa street dance. Magsha-showdown sila dito sa tapat ng church. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay sa bayan ng Pulilan simula noon hanggang ngayon. Ang pistang ito ay ginaganap din bilang parangal sa patron ng bayan na si San Isidro Labrador.
Si San Isidro Labrador ay isa ring magsasaka. Ayon sa kwento, siya ay laging nahuhuli sa pagpunta sa bukid sapagkat siya ay nananalangin muna. Ngunit sa paglubog ng araw, lagi niyang natatapos ang kanyang mga trabaho dahil tinutulungan raw siya ng mga anghel. Dahil dito, ang pista sa Pulilan ay hindi lamang tungkol sa pagsasaya. Actually, panata nila yan. Na ang paniniwala nila pagka sinama nila yung kanilang hayop doon sa palabaw, sa parada, hindi magkakasakit doon sa buong taon at magiging productive sa gatas. Inulan man ang pista, tuloy pa rin sa pagparada ang mga kalabaw, maging ang mga tao. Sabi nga, ang ulan ay biyaya mula sa patron at sa may kapal. Naway sa pamamagitan ng pagsasaya, pasasalamat at panatang ito, makatamo ng masaganang ani ang mga Pulilenyo. Noon pa man ang bayan ng Obando ay kilalang kilala sa kanilang Fertility Dance Festival, kung saan ang mga mag-asawang hindi magkaanak ay nagpupunta dito upang humiling ng kanilang supling. Napakaganda na pagbaliktarawan natin yung nakaraan at sa pagkatitoan na tumunay sa ating kasalukuyan at siya hinarap. Ang aming mga patron po ay iba-iba ang kanyang kakayahan. May 17, 18, 19 po, yun po ay San Pascual, kapistahan ng Nuestra Señora de Salambao at Santa Clara po. At yung Santa Clara ang nagbibigay ng supling dito. Ito po ay araw na kapistahan namin ngayon, ang May 17, 18, 19. At po ay talagang maraming debotong tao. Lahat po halos ng buong mundo ay alam ang aming kapistahan. Tuwing piyesta po rito ay nagsisibalik ang nabigyan ng anak para magpasalamat. Ang paghiling ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsasayaw. Kaya naman napakaraming mga tao ang talagang dumarayo mula sa iba't ibang lugar para masaksihan ang ganitong uri ng kapistahan. Dalas ako nanonood dito pero may inuwian ako, taga-Venezuela ako. Condition ko